Mga mate, kung hindi natin ito gagawa ng paraan, masasayang lang po yung mga itlog. Kasi minsan, kahit na dalhin natin sa paingkubituran, yung sa hatchery, eh minsan ano pa rin, pumapalya. Minsan, naranasan ko nagpa-incubate ng 10 piraso. Ang napisa, 2 lang. Mahina pa yung isa. Yung natirang itlog na hindi napisa, inahanap ko para i-claim ko. Eh, hindi na po makita yung in-charge. Kaya minsan nakakadala magpa-intimate sa ibang papisaan. Kaya ito, gawa na lang po tayo ng paraan kung paano po maririmiduhan. Kasi minsan, kung iaasa mo lang sa inay, may inay na ayaw maglimlim. Nakipanoorin niyo po ang aking new vlog. Good morning mga mates, ito po li ang inyong Manoy Edgar. Mayroon po panibagong isi-share sa inyo. Ang isi-share ko pong ito ay tungkol po sa paggawa po ng incubator po. Gawa sa, ito lang pong gagawin natin. Yung dati po ay nag-vlog po tayo ng incubator na gawa po sa kahon or karton, at gumamit po tayo ng temperature gauge. Ngayon po ay hindi na po tayo gagamit. Tantsahan na lang po ito mga mate, para po sa mga baguhang magmamanok tulad po. Kailangan po natin mag-isip ng mga ideya kung paano po masosolve ang ating mga problema sa ating mga alagang inahin. Dahil po may mga inahin na super sipag kung maglimlim, pero mayroon ding mga inahin na super tamad maglimlim o ayaw nilang maglimlim sa kanilang itlog kahit gaano pa ito kadami. Kaya ito pang isi-share ko po sa inyo mga mate kung paano po ang gumawa ng pangsariling gamit para po sa ating mga itlog. Kung kayo po ay nagpaparami, backyard breeders na tulad ko, kasi minsan naranasan ko po, nag-ipon pa ko ng itlog, pina-incubate ko, 10 piraso nga lang ang napisa, 2 lang. Nung dinala ko sa hatchery, 2 lang ang napisa, then mahina pa yung isa, namatay pa yung isa, isa lang ang nabuhay. Then nung inahanap ko po yung ibang itlog na katunayan na ito po ba ay talagang hindi napisa, hindi na po makita ng in-charge ng hatchery kung nasan yung itlog na pina-incubate ko. Kaya minsan po hindi mawala sa atin na hindi magduda, kaya nakakawalang gana na magpapisa sa hatchery. Kaya kung kayo pa ay namumroblema sa mga itlog ng inyong inahe na minsan kasama sa pugad, kasi kinakaykay ng inahe hanggang magkabasag-basag yung itlog, sisira lang, sayang lang po ang effort natin, yung patoka at pagod, sayang lang po si gasto, sayang lang. Ako naman po, nag-iipon din po ako ng itlog, dinala ko po sa hatchery noong nakarang araw, 23 piraso. Pero mayroon din akong inahin na super sipag maglimlim. First batch, sarili niyang itlog, napisa. Then, nagsalang po uli ako ng ibang itlog na hindi na sa kanya, pero ito po ay kanya pa rin nilimliman. Kaya, napakaswerte ko, nagkaroon ako ng inahin na masipag, maglimlim, na kahit hindi niya na itlog, ay nagagawa niyang limliman. Ngayon, huwag natin pabayan ang ating kwento mga mate. Para may kwenta, ito. Ito po ay pinaglagyan to ng fried chicken, eh, ng fried. Ginagamit ko rin minsan. Naglalagyan ko ng ice pag may pupuntan kaming, ano, alam nyo na. Ito po ay gagawin nating incubator. Hindi na po tayo dito gagamit mga mate ng temperature gauge, hindi na, tantsahan na lang po. Kasi naalala ko nga sa isang classroom na bakante, mayroon pong inilagay ng mga itlog ng pato, itlog ng mga native broiler. Sa tagal po na naka-stack sa isang classroom, nagulat daw yung isang teacher, bakit may mga sisiw na sumisiyap-siyap? Nung tingnan daw niya sa kwarto, yung mga naka-stack pa na nilang itlog, napisa na. Kaya ito nga,
Isang halimbawa lang po yun. No, kaya itatry po natin dito, tsantsahan na lang mga mate. Hindi na ako gagamit ng temperature gauge. Papakita ko po sa inyo. Kung sakali po itong ay mag-click, yung mga katulad kong small time lang, na igayahin nyo para hindi kayo mamproblema sa mga itlog at hindi kayo maghinayang na mabubugok lang, overstock. Ganyan, o kaya pag pinadinala nyo sa hatchery, minsan nagkakaroon din ng problema. Kapag naka-stock naman, kinakay-kay lang ng ainahin, nababasag, sayang lang po. Kaya ito po, panoorin nyo na lang, mate. Bago po yon, bago natin umpisan to mga mate, kumusta ko na lang po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sana po lagi po kayo nasa mabuting kalagayan malayo sa anumang masamang karamdaman. Ganoon din po mga ibang kababayan natin, especially sa Bicol, Maray na Aldaw po, sa Indugabos dyan. Diyos mabalas po. Gumagawa ko mit ng pasingawan para hindi maluto ang itlog natin. Dahil ito pong gagawin natin ay estimitan lang po ito. Hindi na po tayo gagamit dito ng temperature gauge. Sayang po kasi yung mga itlog natin. Magaganda pa naman yung mga inahin natin, kaya kapag hinayang, kung hindi po natin gagawa ng paraan. Kasi pina-incubator ko na po yung iba. Ito naman, dahil may mga nadagdag pang itlog, gagawa ko na lang po ng paraan para hindi, para minus gastos po tayo mga mate. Ayan, abangan nyo na lang po yung part 2 nito. Part 1 muna ito mga mate ha, so sunod part 2. Naglagay din tayo ng butas dito para po sa ating ito. Dalawa na ang binili kong pang heater natin na ilaw para reserba. Pero kung sakaling mapundi, meron po tayong pamalit.
Ito mga mate, kung hahayaan lang natin na kung kailan lilimliman po ng ating inain ay malabo. Kaya gagawin po natin ng paraan. Lalagyan po natin ito ng tanda para pag ipipihit po natin, alam natin kung naipihit natin. Itong sa kabila ay lagyan natin ng tanda ng triangle. Yung sa kabilang side, lagyan natin ng circle. Para alam natin kung napihit natin. Yan yung bilog at saka triangle. Para alam po natin na napihit natin. Bilog at triangle na pala tandaan. Ayan mga mate, naka-set up na po. Tansyahan lang to mga mate. Para-paraan lang, para hindi masayang yung mga itlog. Na may mapisalan niya kahit sampo, masaya na ako mga mate. Okay, abangan nyo po yung part 2 nito. After 7 days, che-check natin kung mayroon pong similya. Okay, peace out natin yung walang similya after 7 days. Ang titira lang natin dito yung mayroong similya, yung may, makikita po natin mga mate na yung parang yung may ugat na may dugo pa makikita. Okay, abangan nyo po sa part 2 mga mate. Ilawan na po natin mga mate. Ayan. Pansyahan lang po to mga mate. Sana po mag-click. Wala na po tayong gagamitin ditong temperature gauge. Kaya kailangan mamonitor nyo po ito and then 3 or 4 times yung pipihitin ang itlog dyan. Yan ang amit. Okay, abangan nyo po mga mate yung part 2 natin ito.